Welcome to my channel. Ayan. At ngayon, ang didiscuss ko sa inyo is tungkol dun sa notice na natanggap ng asawa ko mga ilang buwan na, starting nung January last month. Ayan. So, yung notice na yun, so tinanong ko siya kung tungkol saan. So, yun pala is yung tungkol sa bagong bill ng Korea. Yung bagong loan nila na nag-start pa noong 2018. So, yung loan na yun, yung batas nila na yun is, ang tawag nila dun is to drive out old cars dito sa Korea. So, yung mga old cars na yun is yung mga 10 years ago na, tapos sila yung mga old diesel-powered engine. So, nakatanggap siya ng notice kasi kasama yung truck namin na kulay blue, yung ang model niya is Porter 2. Kasama siya sa naban, kasama siya sa i-drive out o tatanggalin na or aalisin na sa dito sa Korea, usually sa mga cities. So, nag-start yun noong 2018 pa. Napatupad na siya dati pa sa Seoul at saka sa Incheon. So, lahat ng sasakyan na old engine powered cars or vehicles is ban na lahat sila sa mga cities. Bakit? Kasi sila yung mga sasakyan na yung mga tambutsyon nila or yung engine nila is nagbubuga na ng hindi magandang usok. Medyo maitim na, tapos mabaho. So, lahat sila, binan na sila 2018 pa sa Incheon at saka sa Seoul. So, ngayong start ngayong 2020, ngayong January, ayun, so, pinatupad na rin siya sa iba't ibang metropolitan cities pa, like dito sa Gyeongsang Namdo, dito sa Kimhe. So, yung truck ng asawa ko is kasama. Unfortunately, a sad news kasi ayaw namin na mawala sa amin yung truck na yun, lalo na sa asawa ko kasi 2005 pa niya yung binili, so almost 15 years na niyang kasakasama yun. Although meron pa siyang isang kotse na pwede naman namin magamit kapag namamasyal kami or umaalis kami, yung truck mas gusto niya yun kasi marami siyang naiilagay sa likod lalo sa trabaho niya, pero nagagastusan lang kami kasi nagbabayad kami ng fine, ng multa, kasi na-detect sa CCTV, yung truck niya is nagbubuga na ng usok na, hindi naman ganun kaitim, pero ban na, hindi na allowed dito sa Korea. So, yun yung bagong law nila since 2018. Tapos, nag-take effect siya dito sa lugar namin ngayong 2020, last January. So, per detection, tuwing makakotse sa CCTV, so may fine kami natatanggap, which is mababayad kami ng 200,000 won. Medyo malaki yun kasi monthly din dumadating yung notice na yun. Tapos, pwede naman namin hindi ibenta yung truck, so kailangan namin papalitan yung makina. Yung tinatawag nila ngayon yung emission reducing engine o yung low air pollution engine. So yun, kailangan namin bumili nun. Medyo pricey din siya, medyo mahal din, tapos kailangan monthly yung maintenance niya, monthly mo siyang ipapacheck, papalinis. So nag-decide na lang kami na ibenta na lang yung truck. Ayun. Tapos bakit nila ginagawa ito? Bakit nila, ano yung goal ng Korea para dito sa bagong law na to? So gusto ng South Korean government na to have more green cars on the road. So bakit? This is to prevent air pollution. So ganun nila ka mahal si Mother Nature. Maganda siya, kaso maraming affected, lalong-lalo na yung mga small earner ng mga tao. Ayan. Tapos yung madali lang. Ayan. Tsaka yung mga farmers.
So ayun. So ang isa naman sa inoffer ng government para dun sa mga tao na hindi afford bumili ng panibagong makina or nahihirapang bumili ng bagong sasakyan para palitan yung mga dati, ang inoffer nila is hindi na sila magpapataw ng tax sa mga bibili ng bagong sasakyan, pero kailangan yung sasakyan nila na yun is 10 years old na. 10 years older. 10 years old na, ganun, 10 taon na yung katagal, ganun katagal yung sasakyan sa kanila. So, tapos hindi na nila bibigyan ng papatawan ng tax kapag bumili sila ng bako. So, yun. So, kami, nag-iisip, siguro hindi na rin kami bibili ng bako kasi may isa pa naman kami sasakyan, yung kotse. So, ang maganda dun, yung truck, hindi siya masasayang kasi mayroong bibili. So, yung bibili nun is taga-barrio lang. Kumbaga gagamitin lang niya pang hatid sundo ng mga trabahante niya sa farm niya. Ayun, hindi siya magte-drive sa city. Kaya yun, nabenta namin sa kanya. Although mura na, mas okay na kaysa matatambak lang yung sasakyan. So, ayun. So, abangan niyo po ang video namin. Ang aming last ride sa aming 15 years ng truck. Masakit man kasi lahat ng rides namin sa truck na yun is ligtas, hindi kami napahamak. At maganda, tsaka malinis pa yung aming truck. Turo! Bye, truck hunting, bye bye. Bye bye, Uri truck. Babay na kami sa aming truck. Aba, tanyoke! Fifteen years na truck. 15 years old. Majimaguru. Majimaguru. Last time kaming sasakay sa truck ni Papa. Alagang-alaga ni Papa. Malinis. Walang sira ang makina. Yeah.
pero kailangan ng mag-goodbye kasi compulsory. For the last time, kay kami sa truck ni Papa, kailangan ng ibenta. Babay na sa aming truck. Malungkot si Papa. Magbababay na siya sa truck niya na 15 years na niyang kasama. Alaalaga, malinis, maayos ang makina. Kaso, nagbabayad na siya ng fine. Galing sa government kasi nagbubuka daw ng itim na usok ang truck ni Papa. Okay ka? Kaya ayun, as compulsory, naka-receive siya ng notice. Kailangan niyang linisin yung tangkot siya para malinis yung ulo na lumalabas. Pero hindi naman, okay, come on, pero hindi naman ganun kaitim yung uso na lumalabas sa kanya kaso mahal yung bayan, mahal yung multa. Kasi nakikita sa CCTV. Papa, mommy, bakit si Tommy? Ang mahal lang binabayaran. Kailangan monthly ang maintenance ng paglilinis ng usok. Tsaka yung model ng truck, masyado na daw matagal. Apa, unche? 2005 pa kaya. Parang i-dispose na rin nila yung model ng truck niya. Kaya no choice, ayaw man bitawan yung truck. Wala, benta na lang. Hindi siya pwede nang gamitin sa city, sa bayan, sa mga ganitong barrio lang siya pwede. Kaya yun din, kagalito lang sa barrio. Hindi na siya pwede magbiyahe sa bayan. Bye bye truck! Thank you! Sa safe ride! Thank you! Ayaw! Ang good! Ayaw ng mga anak ko. Hindi daw na alis yung truck namin. Thank you.